What's up guys? Welcome back to isa na namang video. For today's video, pag-uusapan natin kung bakit ba hanggang ngayon, single ka pa rin. Pero bago yan, intro muna tayo. So yun, so sabi ko nga sa inyo kanina, pag-uusapan natin kung bakit ba hanggang ngayon, single ka pa rin. Pero bago ako mag-umpisa, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please, mag-subscribe ka naman. Parang awa mo na. Bakit ba kasi sobrang choosy mo? Pogi? Pogi ka? Ang ganda mo ha? Number one, alam nyo, sa totoo lang, sino ba magsasabi na ayaw niya ng maganda? O ayaw niya ng pogi? O kung hindi naman, mayaman o may magandang trabaho? Siyempre lahat tayo, gusto natin yan. Pero, dapat din naman nating isipin at dapat din naman nating itanong sa ating mga sarili kung ano ba yung posisyon natin sa buhay o kung ano bang kalagayan natin sa buhay. Mayaman ba ako? Maganda ba ako? Pogi ba ako? May maganda ba akong trabaho? Matalino ba ako? Ilan lamang yan sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon, single ka pa rin. Yung iba sa atin, ang taas-taas ng tingin niya sa sarili niya. Yung pakiramdam niya, deserve niya magkaroon ng perpektong relasyon. Wow! Nakakahiya naman sa'yo. Perpekto ka eh, no? Number two, yung iba sa atin, kahit gaano pa siya kagwapo, at kahit gaano pa siya kayaman, at gusto na niyang ligawan yung babae, ang hina naman ng diskarte. Sila yung mga lalaking sobrang torpe. Aba, kilos-kilos din naman. Wala ka namang kapansanan. Paano kung gusto ka rin pala? At yung ibang babae naman, kahit gustong-gusto na niya yung lalaki, sobrang pakipot naman. Kaya naman nung tinigilan siya, ayun, sisingalipin siya. Kumbaga, pera na naging bato pa. Number three, yung iba sa atin, parang wala na talagang plano mag-asawa o makipagrelasyon. Sila yung mga hindi na lumalabas ng bahay. Kaya naman, paano kayo makikita ng mga taong nakatadhana sa inyo kung kayo mismo nagtatago? Labas-labas din. Pero, depende rin yan sa ugali ng tao. Yung iba dyan, mas mabuting manatili na lang kayo sa bahay nyo dahil makakasira lang kayo sa ibang relasyon. Number four, yung iba dyan, kung manamit at mag-ayos ng sarili, 1980s look pa. Kapatid, anong petsa na? Marami nang nagbago. Yung black and white na TV nung panahon ng nanay mo, colored na ngayon. Wala nang beeper ngayon. Smartphone na ngayon. Ibig ko lang sabihin, mag-ayos ka naman ayon sa panahon ngayon. 2020 na. Pormahang Nora Honor ka pa rin. Number 5. Yung iba naman sa atin, naniniwala sa kasabihan na darating din yan sa tamang panahon. Abatay ka lang. Ilang taon ka na ba? Baka dahil sa kakahintay mo, nakatanggap ka na ng senior citizen ID. Wala pa rin. Pero okay, wala namang masama maghintay. Sabihin natin maghintay ka ng 5 taon o 8 taon, pero huwag ka naman maghintay ng habang buhay. Kumilos ka na bago ka pa maunahan ang pamangkin mo. Ganun pa man, bakit ba ako nakikialam sa buhay mo? Ang sa akin lang naman, baka lang naman makatulong to sa'yo. Pero, kung masaya ka naman sa pagiging single mo, eh di mabuti yan para sa'yo. Mas payapa ang buhay mo. Hindi naman lahat na may karelasyon, masaya. Minsan, hindi mo lang nakikita ang advantage ng pagiging single mo. Gaya ng walang commitment, walang sakit ng ulo, walang responsibilidad, walang nagagalit, walang pumupuyat, menos gastos, walang kaaway, walang selosan, walang nagtatampo, mas malaki ang ipon, at walang mangiiwan sa'yo. So yun, maraming salamat sa inyo lahat. Kung may natutunan kayo at may napulot kayo kahit konti dito sa video na to, please, mag-subscribe naman kayo. And please, huwag niyo kalimutan pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko. Maraming salamat sa inyo lahat.